Ngayong araw po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan po ni Mary Magdalene. Kaya po natunghayan po natin yung kanyang kwento sa Ebanghelyo po ni San Juan. Kanyang kwento kung saan talagang siya yung una nakakita sa ating Panginoon at ipinamalita niya ito sa mga apostoles. Kaya po isang titulong binigay po sa kanya ay The Apostle to the Apostles. Ibig pa sabihin po, siya yung ipinadala dun sa mga ipapadala ng ating Panginoon. Kasi ang literal pong translation ng apostle is the one sent, yung pong ipinapadala. Pwede rin po nating sabihin siya yung nagpamalita dun sa mga tagapagpamalita. Kaya po sa ating orden, sa order of preachers, siya po ay aming patron. Dahil po siya ay nagpapahayag ng mabuting balita. Actually, siya po yung unang nagpahayag ng mabuting balita. Siya po isang patroness of the order. At napakaganda nga po ng ating ebanghelyo ngayon tungkol po sa pagpapahayag ng mabuting balita. At dahil po dito, meron lamang po tayong simpleng katanungan. Yung mabuting balita nga ba ay naipapahayag din natin? Kasi kung titingnan po natin ang kwento po ng ating kaligtasan na nagmula po sa ating Panginoon. At gaya nga po ng natunghayan natin sa Ebanghelyo na siyang unang natunghayan ni Maria Magdalena. Mula sa ating Panginoon, kay Maria Magdalena, nasa kanya namang ibinihagi sa mga apostoles. At ano ang ginawa ng mga apostoles? Ipinalaganap sa buong mundo. At yung kwento pong ito ay nagpatuloy-tuloy-tuloy hanggang sa bawat isa sa atin. Hindi po ba napakaganda ang kaligtasan ng ating Panginoon, ang kwento ng ating Panginoon, pinagpasa-pasa-pasa-pasahan hanggang sa makarating sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang tanong sa bawat isa sa atin, na ibabahagi ba natin ito? Kasi po kung hindi, nakakalungkot. Kasi tingnan niyo yung kwento, mula sa ating Panginoon, pasa-pasa-pasahan. Pagdating sa atin, mapuputol na ba? Napakapangit. Napakaganda ng kwento, pero pagdating sa atin, naputol na. Kaya ito po ang hamon sa atin. Sa araw na ito, sana po'y ating pagnilayan na ibabahagi ko nga ba ang mabuting balita sa aking kapwa? Na ibabahagi ko nga ba ang kaligtasan ng ating Panginoon sa ating kapwa? Ito po'y tanong mas lalo na para sa mga magulang. Na ibabahagi ba ng mga magulang ang pananampalataya sa kanilang mga anak? Kasi po kung hindi, ibig sabihin, putol na ang kwento. Ngayon din po sana sa atin, ang kwento ng kaligtasan ay hindi maputol sa atin. Hindi po manatili sa atin. Kaya pag-isipan po natin, kanino ko nga ba ito pwedeng ibahagi? Meron ba akong kapamilya? Meron ba akong mga kamag-anak, kaibigan, mga kakilala na pwede kong bahaginan ito? Mas lalo na po sa atin ngayon, ordinaryong araw, tayo ay nagsisimba. Pag hindi po natin mapapahayag ang mabuting balita, yung biyayang tinatanggap natin sa banal na misa, parang nananatili na lamang sa atin. Kaya sana po ito ang ating pagnilayan. Dahil ito naman po ang sinabi sa atin ng ating Panginoon, ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Kaya sana po, kung meron tayong kapamilya, mga kaibigan, simulan po natin sa kanila. Pwede po ito sa pamamagitan ng paliwanag o hindi naman kaya sa panalangin. Ipanalangin natin sila. Mas lalo na po yung nalalayo sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nagsisimba linggo-linggo, mag-isip po tayo, meron ba akong pwedeng isama? Baka dahil dito, dito siya magsimulang makipag-ugnayan muli sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito po ang hamon sa atin ngayon dahil pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Mary Magdalene, ang una nagpahayag ng mabuting balita. Siya ang una nagpahayag hanggang sa makarating sa bawat isa sa atin. Huwag po sanang maputol sa atin. Tingnan po natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga kakilala, ibahagi po natin ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, pananalangin, o hindi kaya mas lalo na pag tayo nagsisimba,
isama natin. At nang sa gayon po yung mabuting balita na tinanggap natin, ang mga biyayang tinatanggap natin sa tuwing tayo ay nagsisimba, ay hindi po manatili sa bawat isa sa atin. Bagkos ay maibahagi natin, mas lalo na sa mga nangangailangan ito.